Hello! Ay. Gawin po, no? What's up sa inyo, mga katropa? Ako nga pala si Cedric. At welcome sa aking vlog. Kung bago ko pa lang dito, mag-like at mag-subscribe ka na para updated ka sa lahat ng aking video. April 26, alas 5 na ata ng hapon. Tingin ko ulit, 4:55 mag-alas 5 na. Sa puno ako kasi tumod ako sa baba. Nauumay na ako. Ito magandang tambayan ko ngayon kasi, oh, kasi ano, feeling ko ano, ang healthy ko. De, ang fresh lang kasi. Ang fresh lang kasi ng hangin dito kaya straight feeling ko tumambay dito. Tama yung signal ako dito, sa baba wala. Ayun lang, simple lang. And for today's video, kwentuhan lang tayo ulit. Wala nang ibang pwedeng gawin ngayon, hindi magkwento kasi sagawa tayo kung anong challenge 'yan. Ayun na. Abang nandito ako kanina, nag-iisip ako. Ano ba yung pag-uusapan natin? Ang naisip ko lang, ano ba yung sa tingin mo yung tunay o mabuting kaibigan para sa'yo? Okay, sagutin mo ngayon. Bibigyan ng dalawang araw. Ay. Okay, sagutin mo ngayon. Ayan. Nasagot mo na. Ano ba yung tunay? Hindi eh. Yung mabuting kaibigan para sa'yo. Para sa akin, yung mabuting kaibigan, yun yung taong ilalayo ka sa mga pangit na gawain o kaya mga maling gawain, di ba? Kasi kahit ikaw rin naman, ipili ka rin lang ng kaibigan, dapat mas mapapabuti ka na, di ba? Oo, minsan nakala natin yung kaibigan na alam natin yun yung ano, yung basta masaya, oy, tropa na kita. Pwede, pero kung pangit naman na yung ginagawa o tinuturo nila sa inyo o iniimpluwensya nila sa atin, pwede mo naman makita yung kasiyahan sa mga hindi ganun ang ginagawa eh. Sa mga iba pa, di ba? Dapat yung tunay na kaibigan hindi ilalapit ka dun sa mga pangit na gawain. Example na lang, paninigarilyo, di ba? Pag hindi mo tinry na manigarilyo rin, hindi ka nabilang sa kanila. Di ba? Okay, pag-iinom, pag hindi ka nag-shot, hindi ka tunay na kaibigan. Di ba? Ayun, piliin natin na ano, mas maging mabuting kaibigan sa mga kaibigan natin. Huwag tayong maging dahilan kung bakit napariwara siya. Huwag tayong maging dahilan kung bakit nalulong siya sa ganito. O kaya, influensya mo siyang manigarilyo. Mag-inom. At, ayun pa. Bilang kaibigan, maging at kung may kaibigan kang ganito na sa tingin mo na ilalayo ka na niya sa mabuti o sa mga magandang gawain, siya yung nagiging dahilan kung bakit ka natuto niyan, natuto mo ganito. Ako na ko sa'yo, mag-isip-isip ka na. Kasi huwag mo nang antayin lumalapa, huwag mo nang antayin na malulong ka sa mga ganyang gawain. Mas maganda ngayon pa lang, parang filter mo na yung mga kaibigan mong totoo, yung mga tunay. Kasi mas magandang ngayon mo na gawin yung pagbabago. O ngayon na tayo gumawa ng difference. O naman yung humiwalay sa gusto nilang tahakin na ano, na ganito kami, dapat sama. Kung gusto mo maging bilong, gawin mo rin ang gagawin namin. Hindi. Diba? Maraming tao, maraming pwede kang maging kaibigan na hindi kailangan gawin ng mga ganyan. Mas maganda ngayon mo na gawin yung pagbabago kasi abang maaga pa. Nasa uli talaga ang magsisisi na dapat hindi ako sumama sa ganito, dapat hindi ako natutong mag-cutting, dapat hindi ako natutong manigarilyo. Nakita mo naman nung past, may kumakalala kang ang dahil sa mga ganon, tinry nila. Eh, napariwara yung buhay nila. Huwag mo nang tularan yun. Diba? Ayun, kung nag-aaral ka pa, piliin mo yung mga kaibigan mong makakasama mo sa magsipag sa pag-aaral, di ba? Kung tambay ka, piliin mo yung kaibigan mong ano, yung gustong magtrabaho, hindi yung ano, ayayin ka lang magpakasaya, di ba? Sa inuman na kayo ng inuman, piliin mo yung may kaibigan mong magtatrabaho para ma-encourage ka na kumilos rin, di ba? Ngayon na, kung may asawa ka, piliin mo yung katrabaho mo o kaibigan mo na hindi kayo ilalayo o
kakasira ng pamilya mo. Ayun, kaya mahalaga na maging mabuting kaibigan na kung wala kang kakalalang ganito, simulan mo, malay mo. Ikaw yung magkaroon ng kaibigan, ikaw lang pala yung hinahanap ng ibang mga kaibigan na lilihis sa mga ganong gawain. Diba? Kaya ayun, ngayon lang, gusto ko lang i-share yung isip-isip natin na pag-usapan natin dito. Ikaw, ano ba sa tingin mo yung mabuting kaibigan? I-comment mo lang sa baba. At ayun, share mo lang dito. At kung may kaibigan ka ng ganito, panood mo sa kanya. Para baka may ma-realize tayo o kaya pag-isip-isip na oo, mali na pala yung nagagawa natin. Naging mali tayong influensya. Naging mali yung naging example natin sa kanila. Hindi na pala tayo naging maayos na magandang kaibigan sa kanila. Diba? Ayun lang. Nang po may nare-realize kayo rito sa sinasabi ko. Kahit sabi mo ganito lang to. Pero alam mo rin na nagmamark pa rin to kahit sabi mo ganito. Sabi, gusto ko lang gawa ng difference din. Na hindi lang basta vlog. Gusto ko rin mag-share. O ano man yung para maging tropa ko talaga kayo kasi ano pa dapat nagtutulungan. Gusto kong bilang tropa tayo. May matutunan tayo sa isa't isa. Ngayon lang, at kukunan ko pa yung sunset kasi ano na, golden hour. At maraming salamat kung napanood mo, kung umabot ka man hanggang dito, thank you. At salamat sa pagsubaybay. I-ring mo pala yung bell. I-ring mo yung bell para updated ka sa mga videos ko. Kita-kits tayo next vlog and bye-bye.